So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Inilagok na po ni Attorney Cristina Conti, which is yung Assistant to Counsel ng International Criminal Court, ang mga pangalang pwedeng posibleng arestuhin kapag dumating na nga po guys ang formal arrest warrant ng International Criminal Court. Alam nyo guys, natatawa lang ako dito sa part ng ano eh, ng kampo nila Kadigungan, kasi you know what, itong si Trillanes talagang kina-character assassinate nila to the point na gusto nilang pagmukaing hindi ka panipaniwala, gusto nilang pagmukaing sinungaling, gusto nilang pagmukaing fake news itong si former Senator Antonio Trillanes. Pero kahit gayon pa man, tingnan nyo guys, grabe yung ngarag ng kanilang mga muka. Tingnan nyo, mga kinakabahan na yung mga yan. Tingnan nyo itong si Senator Bato de la Rosa, kung ano-ano na yung kanyang mga pinagpo-post na kesyo, nilaglag daw siya guys ng kapwa niya upperclassman. Diba kung ano-ano na yung kanilang ginagawa, kasi nga, sign na natatakot na nga po sila na darating na yung time of reckoning, yung sinisingil na nga po sila guys sa kanilang mga pagkakautang. So anyway, basahin natin guys yung ano, yung sinabi ni Attorney Cristina Conti. So sabi po dito guys, Attorney Cristina Conti, an assistant to counsel at the International Criminal Court or ICC, hinted at the potential arrest of former Philippine President Rodrigo Duterte in his administration bloody war on drugs. Alam nyo kung bakit sangkot si Digong dito? Kasi siya na mismo yung nagsabi na wala siyang pakialam sa human rights violation na yan. Basta ang gusto niya patayin yung mga nag-a-addict ko. No? Pero ang nangyari, hindi naman po ganun. Kasi guys, planado ang mga kaso. Na, lalo pat may mga, you know, sabi na nga din ng mga ilang personality na mga kilala na nagtatrabaho sa kanila, mga tinitigi nila yung mga kakontra nila dito sa negosyong di umano illegal na droga, kagaya ng sinabi at ni-reveal nga po guys ni ano na sino ba yun yung lalaki yun, Arturo Las Cañas, 'di ba? Anyway, ito na nga po guys, it is the time of reckoning. Dapat guys, bumoses kayo kasi para ito guys sa hustisya ng ating bayan. Kung hindi natin to iboboses, paano na lang yung mga kababayan natin na hinudas nila, na binalahura nila, na parang hindi nila tinuring na tao. Kasi guys, yung panahon ni former President Duterte, siya naman talaga yung nag-utos. Siya yung nag-utos sa mga kapulisan at pina-implement ni Bato. Kaya nga mga nangungunang personalidad yan eh. Diba? Anyway, basahin natin. Conti expressed confidence, kumbinsido na siya at malaki yung kanyang kumpiyansa that Duterte would like be considered one of the primary figures responsible for the controversial campaign. Additionally, former police chief Senator Ronald Bato de la Rosa and retired General Oscar Albayal, they have been identified as potential subject of the ongoing ICC probe. So, pinangalanan na po guys ni Attorney Cristina Conti, which is siya po yung Assistant to Counsel at the International Criminal Court. So, yung mga pinangalanan po guys ni Attorney Cristina Conti, yan yung mga taong nangangarag na yung mga buntot ngayon. Yan yung mga taong Hagardo Versosa na yung mga pagmumuka. Kaya nga itong si Senator Bato de la Rosa, uulitin ko sa inyo, diba guys, kung ano-ano na yung pinagsasabi niya sa kanyang social media account na kesyo nilalaglag daw sila ng kanilang upperclassman, 'di ba, nilalaglag daw po siya ng kanyang kabaro. Yan yung sinasabi niya kasi alam niya guys na talagang mayroong kinala. You know what guys, hindi naman magsasalita itong kanyang kabaro nang walang alam. 'Di ba? Kasi naglingkod sa administrasyon ni Digong, kaya alam ng kanyang kabaro yung kanilang ginagawang trabaho. So that ngayon na iba na yung administrasyon na nakaupo, syempre if you are a uniform personnel, you know, yung loyalty mo must be in the country. Yung loyalty mo nasa ating bayan, hindi na nasa mga taong nag-appoint lang sa iyo. Hindi to per personal interest. Kasi yung pinag-uusapan natin dito is yung ating bayan. Matagal na itong sinisigaw ng mga mamamayang Pilipino. Hindi lang mabigyan-bigyan ng justice dahil nga nakaupo pa sila. Now, na hindi na sila nakaupo, tapos samot sa aking katarantaduhan ng kanilang ginagawa. Now, this is the right time of reckoning para sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Right?
Kaya nga guys, ako ha, bumaboses ako kahit you know, wala naman akong alam during the drug war campaign ni former President Duterte kung paano niya to in-implement, kung paano niya to ginawa, and sa mga pamilya, wala naman akong mga connection ng mga nabiktima, pero bumaboses ako dito guys, kasi nga, kapwa natin Pilipino, hinuhudas niya. Kaya nga masakit bilang Pilipino na Pilipino din pala ang titira sa'yo. Diba? Traidor eh. Akala ko ba matapang? Pero bakit yung tapang hanggang dito lang sa ating mga kapwa Pilipino? Diba? Pagdating sa China, pamimik kang diputa ka. Diba? Kaya nga nakakagigil at nakakasama ng loob. Ito yung pinaglalaban natin, hustisya para sa bayan. Anyway, sabi pa dito, Conti also addressed the status of Vice President Sara Duterte, clarifying that while her name is not currently listed in ICC records, her tenure as Davao City Mayor aligned with the investigation scope, which spans from November 11 to June 2016. Sara Duterte, who served as Davao City Mayor from 2010 to 2013, faces responsibility of investigation by the ICC. Ganito kasi yan guys, sa mga hindi nakakalam, pumasok po tayo dito sa ICC taong 2011. So ang nag-implement nito guys, bago tayo pumasok sa Roman statue, kasama po dito guys sa mga nag-implement, si Miriam Defensor, which is yung author, si President Marcos, isa din po sa mga pumirma. Kaya very impossible na itong si President Marcos walang alam sa ginagawang briefing ng International Criminal Court dito sa bansang Pilipinas. Maybe it is a way ng ating presidente na manahimik dito sa isyong to, pero meron po yung mga galamay. Kaya nga tingnan nyo yung DOJ, nag-express na po ng briefing sa ating presidente na what will we do if yung ICC nandito sa Pilipinas, yung formal arrest warrant, huhulihin na ba natin sila agad? Ibibigay natin sila? What will we do? So kaya nga guys, huwag nyong sabihin na walang alam dito ang ating presidente or hinahayaan lang ng ating Pangulo. Maybe hindi siya nagsasalita kasi syempre marunong lumaro ng laro ang ating presidente, pero it doesn't mean na wala siyang pag-care sa ating bayan. You know what? Ang ating presidente, siya po yung tipong tao na pro-life, pro-justice, pro-people. Kaya don't worry guys, sagot na yan ng ating presidente. Alam ng presidente ang nararapat at karapat dapat na gawin. So huwag kayong mag-alala, stay tuned lang tayo. Antayin lang natin guys yung mga susunod na pangyayari, kasi malapit na eh, papalapit na ng papalapit yung katotohanan. Kaya kung makikita ninyo, samot-saring issue na lang ang ginagawa ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Basta masira lang nila ang reputasyon, ang pangalan, ang credibility ng ating presidente. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, na huwag muna nating husgahan ng ating presidente kung ano man yung kanyang mga sinasabi sa mainstream media. Kasi iba po yung mga dapat binibitawang statement sa mainstream media. Kasi isang pagkakamali mo lang dyan, pwede kang balikan. So nag-iingat po ang ating presidente, mantakin nyo, hindi pa nga nagsasalita. Kung papapasukin na PBB ang mga ICC, nangangarag na yung mga pagmumuka ng mga yan, how much more pa kaya pag nagsalita na itong ating presidente na okay, papapasukin na natin ng ICC. Diba? E di ba nangangarag na yung mga pagmumuka ng mga yan, ngayon pa nga lang, takot na eh. Diba? Tumawag pa itong si Digong, oh, okay, baka anytime, huliin ako ng ICC. Ito namang si Butanding, imbes na gawa ng magandang solusyon, oh, nag-vlog. Tama ba yun? Diba? Kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinanggagagawa sa kanilang mga sarili. So, nakikita nyo doon pa lang guys, nakikita nyo na yung kaba. Doon pa lang guys, nakikita nyo na yung takot. Doon pa lang guys, nakikita nyo na parang hindi na sila mapakali kasi nga mayroon silang mga ginawang kasalanan. Am I right? Diba? Kaya, easy lang mga kababayan, easy lang, huwag kayong magmadali, darating at darating din tayo dyan. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.